Welcome back to my channel, mga karentisyan. So, narito tayo ngayon, mga karentisyan, para i-connect itong ating rewind, ano. So, bago tayo mag-rewind ng starting winding, i-connect muna natin yung kanyang running winding kasi baka malito tayo, no? Baka maguluhan din kayo sa panonood ninyo. So, kung napapansin natin, nakaraan, ito yung diagram. So, yan siya. So, continuous winding siya, no? Dati. Yan. Bago dugtong siya doon, tie, bago dito, open. Yan na naman, tapos open winding, close winding ka sa kabila. So, ang ginawa natin, pinutol natin ang mga coil na yan kasi nga, mayroon pag-rewind ng galing sa yung out mo na yan, sa salubong sa out nitong kabila, mahirap mag-rewind ng rewind, lalo na kung masikip, galing sa malaking coil, paliit. Yan. Kasi pagpaganong, galing ka sa out-out siya, out-out. So, ginawa natin, pinutol natin yan, pinutol natin doon, pinutol natin dyan. Yan, so nagkaroon tayo apat na coil. So, ngayon, ipukunik natin yan. So, ito yung ating beginning. Itong beginning ng ating running winding. So, lagyan natin ang tag para hindi kayo malito. Yan, no? Yan, yan. So, ngayon, itong pangalawang coil, dapat ito ay out. Yan. Beginning yan, ha? Sa ilalim, beginning. Ito ang kanyang out. So, dapat yan ay magkadugtong na ganun. Ayan. Ganun siya. So, dapat continuous winding siya, mga kurintisyan. Okay? Ang problema, dahil mahirap pag-rewind ng galing dito sa malaki, yan. Sa malaking winding, mahirap mag-rewind yan. Yan. Papasok, papunta sa maliit na coil. So, out niya, out. Kung out beginning, dito ka sa loob, yung design niya, palabas yung rewind mo, okay yun. Pero pag dugtong mo na out-out, ito out niya, out din ang kabila, magsasadapat dugtong yan eh. So, magsasalubong yan, ganun. Mahirap i-rewind ng galing sa malaki, papunta sa maliit. Ito yung kanyang yan. So ang gagawin natin ngayon, iludugtong yan, mga kurintisyan, isa-isa, individual siya. Okay, connect natin para bago tayo magsalang ng starting winding. So out, out, so, connect tayo ngayon. Para magkaroon siya ng close coil, mga kurintisyan. Okay. So, pag dugtong niyo mo kurintisyan, dapat hindi tapat. Hindi sila magkatapat. Okay?
dapat makurantis yan. Pag dugtong natin, yan ay hinang na hinang kasi init yan pag loss. Dugtong talaga maganda. Okay. Okay, hinangin natin. Okay, hinang. So lagyan ng kunting washing tip para matabunan yung mga matatalim-talim na pag sa paghinang kasi minsan may matalim-talim yan eh. Lagay ang pasok sa tube. Yan. Spaghetti tube. Yun. Bila ganun din. Okay, makurantis yan. Nakagawa na tayo ng close coil. Okay, ito na yung beginning natin. At ito na yung out-out natin. Pag sinabing out mga makurantis yan, nasa labas, top winding, itong bottom, yan ang laging beginning sa loob. Okay. So, ang nangyari niyan, kasi continuous winding siya, mahirap mag-rewind. Maliba lang, kung makina mag-rewind yan, sa ganyang kasikip, hindi mo mai-rewind na galing ka sa malaking coil, papunta ka sa maliit. Kapag ganun. Hindi mariliwa niya. Maliba lang kung mayroong yung slot yung medyo maluwang. Ito, masikip po. Kaya mangyari, puputulin mo siya. So, ngayon, kukunik tayo ng pangalawa. Ito na siya. So, ayan na. Makurantis yan, ha. Look. So, naikunik na natin ito. Ito, kailangan pagdugtong nyo sa lugar na yan, ay hiwalay yung winding. Magkahiwalay. Kaya napansin nyo, hiwalay ito. Ayan, o. Ayan. Okay? So, nakakunik na tayo. Nakagawa na tayo ng close. Ito'y open, ito'y close. Coil. Ito'y close. Coil. So ngayon, kukunik naman tayo nito ng pansinin niyo, no? Ayan siya. Ito na siya, pangalawa. Ngayon, dito na tayo. Ito na yung kanyang beginning. In. At in din ng third pull. Pangatlong pull, yan, no? Ito, beginning. Ito, beginning din. Okay? O, yan na siya. Kukunik natin yan. Itatay natin yan. Okay. Yan naman, hindi hiwalay ang pagkadugtong kasi ano, nakatay. Okay? So, pwede nyo lagyan ng spaghetti tube. Para lalong mas makon. Tanggalin yan.
para hindi dumikit doon sa kanyang mga yun. Yan. Mas maganda may spaghetti tube. Para mixi. Okay. Yan. Tugtong na maganda. Okay, ngayon, hinangin natin yung pangalawang connection natin. Kailang pamaghinan kayo mga kurintisan, wala siyang mga matatalim-talim. Kaya pag may matalim-talim, babalutan niya ng kwan. Ang tip. Okay, so mga kurintisya, kung mapapansin ninyo, itong kanina unang dugtong natin, individual siya, di ba? Yan, dito yan eh. Sa lugar na yan. So, hiwalay ang wire. Double wire yan. So, hiwalay ang dugtong. Hindi ito nakatay. Ito na siya. So, magkakasama sila lahat. Okay? Huwag kayong magkakamali mga kurintisya, kasi pag nagkamali kayo, problema yan. Kasi pag hiwalay ang dugtong, hiwalay yan siya. Ito, nakatay sila. Okay, so next tayo. So yan sa mga Corinthian, ito yung pole number 1. So ito siya. So ito ang beginning niya. Ayan. So nag-out siya dito. Yan siya nag-out. Yun. Dito na yan siya. Connect siya sa out din yung pole number 2. Yun. Sa out. Okay. Ngayon ito na yung beginning niya. Ito na yan siya. Ay, hindi pala makita. Okay. Ulit. So ito na yung ito yung pull number 1. Ito yan siya. So ito yung kanyang out. Out. So pumunta rin siya sa out ng pull number 2. Yan.
Ito yan siya. So, yung kanyang beginning, in, ito na siya. Yung out, yung in na yan, pupunta sa in din ng pole number 3. Ito na siya. Pole number 3. So, beginning ito. Sa loob, oh. Okay. Bottom. Okay. Top. So, ngayon, dito na tayo. Sa pole number 3 at 4. So, papansinin natin dito. Dito na tayo. Ito, dugtong yan, eh. Number 3 and 4 na tayo. So, ito, hiwalay uli ang dugtong. Okay. Out. Papunta sa out ng number 4. Out ng number 4. Ito. So, ganun pa rin siya. Kung ano yung sa pole number 1 saka number 2, ganun din ang pag-connect natin. Doon siya papunta. Okay? Yan. Yan. Okay? Ito na ang magiging U1 at U2. Okay? Okay, hilangin natin. Okay, mga Corinthians, so yan ah. Ito na yung ating beginning, U1, U2. So, isang dugtong na magkahiwalay, isang dugtong na magkakasama sila, terminal, yan, nakatay, tapos isang dugtong uli na magkakahiwalay. So, yan ang kinalabasan. Open, close, open, close. Okay? Okay, so, pwede na tayo magsala ngayon ng starting winding, mga Corinthians. Para malinaw, malinis na siya, hindi na tayo malilito. Okay?